She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can live without her love. In my life. Huy, tama na. Ang usapan ay intro lang. So, ayun na nga. Sa mga nag-mention sa akin dun sa post ni Lodi Cake, sana ay masarap ang ulam nyo. Baka itong pag-intro-intro na to, ito yung tumapos ng karir ko. Meron pa akong nabasa doon, dance wrist naman daw. Magtigil kayo, gagawa na lang tayo ng cake. So, hello mga Cupcakes! For today's video, gagawa tayo ng bento combo cake na merong 8 pieces na cupcakes. Pagpasensyahan nyo na kung ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi meron tayong mga ganaps ng mga nakaraang araw. Ang feeling, parang wala naman sa akin naghahanap. Hindi, pero ang totoo niyan, gusto ko na talaga makapag-upload kahit isa man lang na video. Dahil yung engagement ko sa page ay bumababa na and nakared na nga yung isa. So ayun, kailangan nating mag-update para naman makabawi tayo. So etong cake na to ay order ngayon. Bali, hindi pa nga siya napipick up. Mamaya pang 1:30 PM. Inuna ko lang siyang inedit kasi medyo maiksi lang siya. Kaya naman mas mabilis ko siyang natapos kanina. Madaling araw ko siya ginawa kanina kasi kahapon galing kami ng Pampanga, nag field trip si Prince. So ayun, pag uwi tulog na kaagad kasi sobrang pagod sa sobrang init. Pero syempre kailangan gumising ng maaga kasi kapag may commitment tayo sa customers kailangan nating gawin. So back to the cake tayo. Ang size ng bento cake ko dito ay 4x2. Tapos etong cupcakes, ayan, 5x5 lang ng flowers. Ang ginagamit kong tip dito ay 4B at 1M lang. Sila lang dalawa. Then sa food color naman, gumamit lang ako ng rose pink na food color, super konti lang kasi ang peg ng cake na to ay pretty pretty lang siya. Super light lang ng colors niya, so ang pleasing niya sa eyes. So gusto ko lang i-shout out si Miss Joy, ang umorder ng cake na to para sa kanyang mother. So, salamat po. Maraming salamat po, Miss Joy, sa pag-order. Anyway, binago ko lang yung color ng icing na ginamit kong pansulat sa dedication para naman may contrast sa color. Then, naglagay lang din ako ng gold leaf para merong accent. And ganyan din kasi ang nasa design ni customer. Pero yung gold leaf po ay non-edible yan. So, ini-inform ko naman ang customer ko kapag meron akong nilalagay na mga non-edible. So, dapat tanggalin na lang nila bago i-consume yung cake. So that's it! Ayan na po ang final outcome natin mga Cupcakes. O diba, ang ganda lang ng colors niya. Thank you for watching! Bye!